So what's up mga boss and welcome back to our channel. So for today's vlog, update tayo sa bahay ni Mr. and Mrs. Albay. Alamin natin kung magkano nga ba ang panibagong gastos sa bahay na ito at alamin natin kung ano nga ba ang panibagong update. Kaya tara, let's go! So ayun mga boss, andito na ulit tayo sa bahay ni Mr. and Mrs. Albay. So update natin ito at alamin natin kung magkano nga ba yung panibagong gastos nila dito sa bahay nito. So mga boss, ito ay tatanungin din natin mamaya kay Foreman kung pang ilang days na ba itong ginagawa nila. So parang nakikita ko dito mga boss ay ginagawa na nila yung beam or yung biga kung tawagin. So ayan. Wow, so ito pala mga boss ay terrace. Itong area ang to ay terrace. So hindi, ano na, ang laki ng pinagbago mga boss. Sobrang laki ng pinagbago mula nung sa nakaraang video natin. So ayan, nakatayo na siya. Tapos may mga division na rin sa loob mga boss. Tingnan natin mamaya yung division sa loob. So ayan mga boss, tingnan natin yung loob ng bahay na ito. Pasukin na natin, tingnan natin kung ano ba ang itsura na ng loob ng bahay na ito at kung ano ba baga ang ipinagbago. So parang mga boss, ang laki na yung pinagbago nung kumpara sa nakaraang video natin. Pasukin na natin. So ito yung main entrance mga boss. Ito naman yung magiging bintana niya dito sa main salas sa living room. So pagpasok natin dito mga boss, so ito na yung kalaparan ng salas, tapos dun sa bandang doon yung pinaka kitchen niya mga boss. So ayan mga boss, sa nakikita natin dito may division na, ito yung kwarto. Ayan, ang laki ng pinagbago. So, para sa una natin video, so may division na siya. Mamaya, kausapin natin si Foreman. Tanongin natin si Foreman sa panibagong update. So, dito pala mga boss, yung CR. Doon sa nakarang video natin, hindi ko alam kung ano bagay yung itsura nung pagtatayuan dito. So, CR pala siya mga boss. Ayan. Tapos, meron pa palang isang kwarto dito mga boss. Silipin natin muna yung CR. Kung anong luang ng CR, mamaya tanong din natin si Foreman. Or ilagay ko na lang dito sa video natin kung anong sukat nito mga boss. So ayan, ayan yung CR, malaki siya, malaki pala siya mga boss. Malaki yung CR. Ayan. Tingnan man natin ang kwarto. So ito yung unang kwarto mga boss. Ayan. Pasukin natin. Ayan. Pasok tayo sa loob. Ikutan natin to. So, ayan siya mga boss, yung unang kwarto. Tingnan natin yung pinaka-kwarto ng mag-asawa. So, ito. Ito yung door. Ito mga boss, ano lang tong flooring na to. Ito, mga tatambakan pa to. Itong flooring na to, so papantay pa siya dyan sa mga pwestong to. Papantay pa siya dyan, tatambakan pa to. So ito na yung pangalawang kwarto. Ito yung pinaka main room kung tawagin.
Ayan, may gumagawa sa taas mga boss. Kinagawa yung beam. Pinopormahan na. So, malaki din to. Mamaya, tanong din natin si foreman kung anong sukat ng mga kwarto. So ayan mga boss, puntahan naman natin si foreman, tanungin natin kung ano nga bang update na dito sa bahay na to, magkano na nga ba yung gastos, at tanungin din natin yung mga iba pang detalye sa pagpapagawa ng bahay na ito. Tara, puntahan natin si foreman. So foreman, magandang tanghali po. Foreman, may mga bagong update tayo sa bahay. So tatanong ko lang po foreman kung mga ilan days na po ito ngayon? Nasa 10 days na po. Okay po. So foreman, yung mga sukat pala ng ating mga kwarto. So nag-video ako kanina sa loob, parang kita ko medyo maluluang. Ano po sukat ng ating mga kwarto? Yung master bedroom ay 12 by 12 feet. 12 by 12 feet ang ating master bedroom. Yung pong isa pang kwarto, yung isang bedroom ay 12 by 8. 12 by 8 feet. Feet, apo. So nakita ko rin po forma na may nakatayo na po tayong CR doon. So ano naman po sukat ng ating CR? 4 by 8 feet. 4 by 8 feet. So ang ating pong salas, ano, foreman, hanggang kusina? Ang salas ay dire-diretso siya, 12 by 24 feet. 12 by 24 feet ang ating salas at kusina. So ayan mga boss, 12 by 24 feet ang ating salas hanggang kusina. Ang ating pong terrace ay 8 by 12. 8 by 12 po ang ating terrace. So ayan mga boss. So nakikita natin dito mga boss, may mga nakatayong poste dito ng bakal. So tanungin din natin kay foreman kung ano nga bang mga bakal ang ginamit dito, pati ang ating beam, ang ating biga. So foreman, anong bakal ang ginamit natin sa ating beam, sa ating biga? Yung ginamit ko sa, yung nakapatong sa CHB ay 10mm lang yung ginamit ko. Pero yung magko-cross dun sa yung lens niya, walang sumasalong hollow blocks, 12mm ang gagamitin ko. Okay, sige po, salamat. So ang ating pong terrace, foreman, anong terrace ito, ang column niyan 12mm. 12mm yung column. Pati itong bahay 12mm na ang column. Ang stair up 9mm. Ang stair up 9mm. Ang column 12mm. Ang main bar. Ang main bar, apo. So ayan mga boss, nalaman na natin ang detalye kay foreman. So tanungin din natin mga boss kung ilan baga ang manggagawa natin sa ngayon. Foreman, ilan po ang gumagawa ng ating bahay ngayon? Maraming isang bulang dahil may na-absent. Pero labing isa yung mga yan. Labing isa po, yung pati isa lang. Labing isa pati ako. Ah, labing isa kasama kayo. So ayun. So ayun mga boss, labing isa kasama si foreman. So usan po ang ating manggagawa. So ang ating formang pasahod sa ating labor ay 500, tama po? So ang ating pong sweldo ng ating pong mga mason? Ah, 750 naman yung mga yan, 750. 750 na po ang ating 550 ang labor. 550 ang labor. 750 ang mga mason, mason carpenter. So ayan. Maraming salamat foreman. So ngayon po ay ika-10 araw na natin. So ayan. Mga boss, 10 araw na ito sa ngayon. Ngayon ay magbubuhos na ng beam. So ayan ang update natin. Sa 10 araw, ayan na po ang itsura niya mga boss. Ang taas na, mabilis, parang mabilis yung pagkakagawa nito mga boss. At so yun na nga mga boss, ang panibagong gastos natin sa bahay na ito ay ang mga pasahod lamang sa ating mga manggagawa na umabot ng 35,000 pesos. So ang kabuang gastos na natin dito sa bahay na ito mga boss ay umabot na ng 165,000 pesos. Maraming maraming salamat mga boss, samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo para i-update naman natin ang gastos ng installation ng trusses at installation ng ating bubong. Maraming maraming salamat, please like, share and subscribe. Thank you, bye!
Thank you.